po. Tayo po ay second part na ng ating tema. Natutunan tayo po ba ang team natin para sa pamutang? PDA. No, proclaim God's message, disciple God's people, and advance God's kingdom. No, natapos na po natin yung unang part, yung proclaim God's message. May pinatatandaan po ba kayo? Doon sa nakalimas na siga info sa apat na buwan. Doon sa apat na buwan. Natandaan niyo ba yung isang message natin regarding sa buhay ni King Messiah? Kung saan natagpuan niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, binasa sa kanya yung kasulatan, and nakita niya yung kanyang sarili kung gaano siya kaluwi, and nabago yung kanyang buhay, at the same time ipinangaral niya ito doon sa kanyang nasasakupan, at tinupad niya kung anong sinasabi ng mga kasulatan. Sa niksik pa siya, nagharap pa siya ng isang prophet upang paliwanag ang malalang sulatan. Sa Colossians chapter 3, discuss din natin, no, mayroon palang malalang sulatan o yung salita ng Diyos ay nakapagpapabago ng buhay ng isang tao. No, ipinakita roon na kung tayo yung binuhay na ni Kristo, itong life natin, itong sarili natin ay nakapagsasalita, nakapag-speak according doon sa habits na pinalimutan na natin, according doon sa gawin na dati natin ipinamumuhay, at ipinamumuhay na natin ang isang bagong pagkatao. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng buhay ng bawat isang tao, ng bawat isang lalaki. No? So, ipinakita po natin yun. Ngayon po, month of June, July, August, September, June, July, August, itidiscuss po natin, disciple that's people. No? Ano po ba ang isang disipulo? Sino po ba ang isang disipulo? No? Disciple makes disciple. Lagi na po natin yung narinig. No? Lagi na yan natin na nakikita. Ang lagi lang natin ay isip the 12 disciples. No, di ba? Yung labing dalawang disipulo ng ating Panginoong Kristo. Sino ba ang disipulo? Ano ba ang ibig sabihin ng isang disipulo? Paano ba nagiging mabuti ang isang disipulo? Paano ba nagiging mabuting disipulo? Lahat ba tayo ay disipulo ni Kristo? At the same time, tayo ba ay nakakapag-disipulo? No, nakakapag-disciple. Sabi ko, the standard definition of disciple is someone who adheres to the teaching of another. It is a follower or a learner. It refers to someone who makes up the ways of someone else. No, ang standard definition, yung isang tao daw na sumusunod, naniniwala, or kung nagpapalo doon sa isang tao. No, a follower or a learner. Nagre-refer daw ito sa isang tao na mayroong tinitingnan, sinusundan yung gawin ng isang tao. Daw na yung general definition ng disciples. No? Pero ang Bible po, i-discuss din yung word ng disciple, ito po yung galing sa Greek word na ibig sabihin ay mataitis. No? Na ibig sabihin, a disciple, a learner, disciple or pupil. Ang term daw po na disciple is coming from the Latin word discipulus, which means pupil. Ano po ba yung pupil? Mag-aaral. No. Tingnan po ito ng pastor at ang pinakamalapit na Tagalog sa pupil. Sabi po ni pastor, siyang nag-aaral sa ilalim ng isang guro. No, nag-aaral sa ilalim ng isang guro. So, meron kang sinusundan, meron kang tinutulangan, meron kang ginagayahan. No, ang Biblia po ay hindi naging sarado, hindi naging matupid sa pagpapaliwanag ng disipulo. Sino po ba ang isang famous na masasabi natin discipler at disciple? Si Paul. Sino po ba ang nag-disciple ni Paul? Paul and Timothy, isa ko sa pinaka-famous
na disipulo bukod pa doon sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Na during yung earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo, yung 12 disciples ay talagang tinuruan niya, nag-aral sa kanya, araw-araw itong kasama niya. And araw-araw, ipinakikita niya yung kanyang gawi, yung kanyang katuruan, kung paano binabaligtad o katuruan ng mga katuruan ng mga Pariseo, kung paano ipinakikita na hindi tama yung mga katuruan na yun. Natuturo itong mga disipulo ito. Marami lang po ipinakita ng disipulo sa Bible. Hindi lang po ito katungkol, disipulo ni Kristo, meron din pong tinutukoy dyan, disipulo ni Juan. Bago po dumating ang ating Panginoong Jesucristo, bago po siya nag-ministry, meron na po si Juan Bautista. At may mga disipulo siya. May mga nag-aaral sa kanya, may mga sumusunod sa kanyang maturuan. Kaya po, diba, isang pangyayari na tinanong ng mga disipulo ni Juan, o sinabi ni Juan sa kanyang mga disipulo, tanong mo nga kung siya ba nga ang tunay ng Mesiyas. Dito ba? Mga disipulo ni Juan no? And may mga disciples din po sa Biblia na disciples ng mga Pariseo, yung mga naniniwala doon sa katuruan ng mga Pariseo. So hindi lamang po ito limited sa disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. Kung hindi doon sa pinaka-term niya, basta nag-aaral ka o sumusunod ka doon sa isang guro, doon sa isang tagapagturo. Iyan ang disipulo. No, hindi lang po limited sa ating Panginoong Jesucristo. May disipulo din po si Moses. Kaya sinabi rin po yan doon sa aklat ng John chapter 9. No, pinagaling ni Jesus yung isang mula. And sabi, eh disipulo kami ng Moses. Sa Old Testament kami tumusunod. Doon kami na sumusunod sa katuruan na yun. Pero ang biblical principle po ng disciples, kung makikita natin, ito yung disipulo na sumusunod sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Iyan po ay makikita doon sa aklat ng John. Natandaan ko po doon sa aklat ng John chapter 6. May mga disipulo, napakarami pong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung nagpapakain po siya, minsan nagpapakain siya ng 5,000, minsan nagpapakain siya ng 4,000. At lahat ng ito ay sumusunod o nag-aaral o pumapalo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit nakakalungkot po pagdating doon sa latter part noon, John chapter 6, noong naging mabigat na pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, noong sinabi niya na kainin niyo ang aking laman, inumin niyo ang aking dugo, at hindi na po naintindihan. At doon po sa huling part na po ng John chapter 6 ay marami pong disipulo ang humiwalay na sa kanya sapagkat hindi na matid yung kanyang turo. No, marami pa na mga disipulo na humiwalay. So ito ba'y tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ba'y tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ba'y nakaroon ng genuine faith sa ating Panginoong Jesucristo? Makikita po natin na hindi, sapagkat hindi nila kayang kanini yung malalangin at yung mabibigat na turo ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro maaaring sila'y sumunod lamang, sila'y naingganyo doon sa mga miracles ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kapag dumating na doon sa malalangin at doon sa matitigas, doon sa hindi na nila kayang i-absorb, hindi na nila kayang sumunod. No. Sa teksto po natin, makikita po natin, ano ba itong, paano ba nasasabi na ikaw ay tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo? No. Isa pong example ay yung life nga po ni Paul at life ni Timothy. Napakaganda po itong pag-aralan. No. Paano ba nagiging mabuti na disipulo ni Kristo? Pinakita po ito doon sa ating teksto sa John, sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 7 po. Ito po yung ating i-discuss, no? Sabi po rito, ngunit Timoteo, anak ko, magpakatag ka sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Be strong in the grace of God. Maging matatag ka sa biyaya, no? Sa grasya ng ating Panginoong Jesucristo. No, ang sabi po rito, magpakatag ka sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po ba masasabi na ang isang disipulo ay kailangan maging matatag
or bago pa maipapakita na kailangan maging matatag ka at sa after dapat maging matatag. Ito yung sa tulong ng ating Panginoon sa Kristo. Alam po namin na yung si Timothy po ay laging kasama ni Apostol Pablo. Kasama niyo po si Paul, si Silas, at si Timothy. Halos si Tupi kasama niya talaga. At si Timothy po ay naiwan doon sa episode, doon sa episodes, at siya po yung naging manggagawa doon. Siya po yung naging pastor doon po sa lugar ng episode. Ngunit doon po sa lugar ng episode, napakarami pong tuturo rito na halos mabigat po yung maraming buwag na naturo, na lumabas, maraming naturoan na halos sa nakakapag-shake doon sa pagiging tagapangmula, pagiging pastor ni Timothy doon sa lugar na yon. Eh, yung pinakita rin po doon ni Apostol Pablo, sabi niya, talagang ganyan ang nakaranasan ng isang ngayon ni Kristo, ng isang pastor, or ganyan ang nakaranasan ng isang tagapagturo ng aking Panginoon sa Kristo. Yung pinakita po ni Apostol Pablo doon sa background po ng teksto natin, doon po sa chapter 1, kasi sinabi niya, ako rin nakaranas ng mga ganyang kapit-lagian. Nakaranas din ako ng ganyang persecution na kapatid. Nakaranas din ako ng mga sufferings. Ngunit ikaw, ay kailangan maging matatag ka sa tulong ng ating Panginoong Kristo. Paano ka nagiging matatag ang isang mananampalataya o isang disipulo? Paano ba tayo nagiging matatag sa ating pananampalataya? First, kailangan i-identify natin ang ating sarili. Tayo ba ay naging Kristo? No, hindi ka magiging straw sa biyaya ng Panginoon kung hindi mo na-identify ang sarili mo kung saan ka nakatayo. No, sabi po rito, na-discuss ito ni Pastor last week, ipinakita po ng chapter 1 verse 5, yung pananampalataya na meron si Timoteo. Saan niya po natutunan ang kanyang pananampalataya? Sabi po sa verse, chapter 1 verse 5, hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya. So meron pong tapat na pananampalataya si Timoteo. And ito ay nakuha niya o nakita niya katulad ng pananampalataya ng iyong lola na si Loida at ng Agnes na iyong ina. So nakita ni Timoteo yung pananampalataya ng kanyang lola at yung kanyang ina, at ito po ay unti-unti na natutunan at dito po tumiba yung kanyang pananampalataya hanggang manampalataya siya sa ating Panginoon sa Kristo. Natitiyak kong taglay mo pa hanggang ngayon ang pananampalataya ngayon. Natitiyak kong nataglay mo pa ang pananampalataya ngayon. Ngunit sa mga sumusunod po verse, pinapisyon po ni Apostol Pablo na dumaan din siya doon sa mga pagsubok. Dumaan din siya doon sa kapigatian. Sabi niya doon sa verse 8, huwag mong ikiriya ako kung patutuwa ko sa ating Panginoon. Sinabi niya doon sa mga sumusunod po verse, ako, iniwan ako ng aking mga kasama. Sa verse 15, hindi linig sa iyo ako tinaligtan ng lahat ng nasa Asia, pati si Piglerio, si Hermogenes, na si Tupi kasama niya sa ministry. Iniwan siya. So sa pananampalataya meron si Pablo, eh sabi niya, hindi lang kaginawaan ang matatanggap natin. Maraming kapaganihan tayong matatanggap. At sabi niya sa verse, pagdating doon sa verse 2, sinabi niya, kaya kung ikaw ay isang manggagawa dito sa pinagalagay mo sa episode, magpatatag ka. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya mo ay nakasalig sa ating Panginoong Kristo. Hindi ikaw on your own self ang magpapatatag ito, ang magkakaroon ng kakayanan na mapaglabanan ang lahat ng pagsubok na meron ka. Ang faith mo ay nakasalalay sa biyaya, sa tulong ng ating Panginoong Kristo. Kailangan ma-identify mo yung sarili mo. Kung wala ka kay Kristo, ano sabi ko, walang lakas na manggagaling sa iyo. Walang lakas na tutulong sa iyo. Naalala ko yung Bible study namin last Tuesday, doon sa mga seniors. Naalala niyo yung text natin, 1 Peter? No. Sino po ang nakaalala ng 1 Peter? Naalala ko po yung text ko. No. Doon po sa 1 Peter, sinabi po doon na maging matatag ka. No. Masahin ko po. Pero makikita mo namin na 1 Peter 1:5.
Sabi po rito, sapagkat kayo sumasampalataya, ihingatan kayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Habang inihintay niyo ang kaligtasan ito, iyahayag sa inyo ang katapusan ng panahon. Ang background po nito ay magpapakita na ang lahat daw po ng mananampalataya ay parang po tayong binto na pinagandaan doon sa test at makikita hanggang sa muli po ito ang pag-ibay. Ngunit bago tayo dumating sa lahat ng pagsubok kayo o kung tayo sinusubok upang makita kung sino ang talaga kanya, inaalis, dinadalisa yung ating pagiging Kristiyano, sabi po din sa verse 5, bago po dumating doon sa mga sumusunod sa verse na tayo dadaan sa pagsubok, ang ginto ay nasisira, pinararaan sa ako upang pala kung talagang dinadalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya ay himit sa ginto, pinararaan upang malaman kung talagang tapat. Ngunit kung dumadaan daw tayo doon sa mga pagsubok ngayon, dumadaan tayo sa pignati sa buhay, bago po sinabi na pagaanin tayo doon, sinabi na mula doon sa verse 5, hihingatan kayo ng ating Panginoong sa Kristo. Kung tayo dumadaan sa pagsubok, ngayon ang una ay pinagkaloob ang ating Panginoong sa Kristo. Anong unang pinagkaloob niya? Ang unang pinagkaloob niya ay paghihinga, pagpapreserve doon sa mananampalataya, pagpapreserve doon sa kanyang mga anak. Lahat tayo present naman, lahat tayo nakaranas ng mga magsubok, lahat tayo nakaranas sa pagkagatian. Lahat tayo dumadaan doon sa pagdalisay. Anong nakita na kung tayo tapat? Ngunit kung tayo dumadaan, huwag niyong malimutan. Tulad ng sinabi kay Apostol Pablo kay Timoteo, be strong. Sapagkat nakasali, ang tulong mo ay nakay Kristo. Ang sabi niyo sa verse 5, iingatan ka ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Ma-identify niyo yung sarili mo. Kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok, huwag kang bumagsak. Huwag kang yung parabang wala ka ng magpapasal. Alalahanin nyo, iingatan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. At sabi sa Timoteo, verse 1, magpakatatag ka sapagkat meron ka ng Kristo. May pinaya ang Diyos sa iyo. Napakahalaga po natin, napakahalaga po ma-identify natin yun. Napakahalaga po makita natin. Sabi po doon sa John chapter 15 verse 16, hindi ako pumili sa inyo. Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. No. Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang mamuna at maratili sa inyo ang bunga. Napakalaga po, you did not choose me, but I chose you. Kung tayo ang pinili ng ating Panginoong Kristo, sabi nito, wala akong kakayanan na pumili sa akin, Diyos. Pero ang Diyos ang pumili sa atin. Kung tayo ang pinili ng Diyos, iingatan niya tayo. Patatatahin niya tayo hanggang makalampas tayo sa anumang pagsubok na meron tayo. Ito rin yung sinabi nyo kay Timoteo dito, magpakatatag ka kung anumang pagsubok na meron sa'yo. Bakit? Kasi ang identity mo ay nangyay Kristo. May biyaya ka ng ating Panginoon. Hindi na naka-base sa iyong sarili. Hindi naka-base sa iyong kakayanan. Hindi naka-base sa opinion mo. Ito yung naka-base sa biyaya ng Panginoon sa buhay natin. No? Pinag-preserve tayo ng Diyos sa ministry na meron tayo. Pinag-preserve tayo ng Diyos sa ating buhay para ng palataya. Ina-empower din tayo sa ating mga kahinaan. No? John chapter 14 verse 6, sabi doon, umaalis ang ating Panginoong Jesucristo, dadalhin ako sa Anya, sa Ama, noong naguguruhan itong mga disipulo, noong nagpapaalam ang ating Panginoong Jesucristo, sabi, dadalhin ako sa Ama, bibigyan kaniya ng isang pang tagapagtanggol. Ang isang pagkakagamit niya ay parapayo upang maging kasama niyo magpakailanman.
So verse 26, ngunit ang tagapagtanggol o ang tagapayong ito, ang Espiritu Santo, pinakilala na kung sino, ito yung Holy Spirit, ito yung Espiritu na isinusugo ng Ama sa pangalan ko at siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Hindi po tayo nag-iisa sa lapan. Hindi po tayo nag-iisa sa pagsubok. Hindi po tayo nag-iisa sa buhay na ito. Meron pong kaya sabi, magpakatatag ka sapagkat mayroon ang tulong ang ating Panginoon sa Kristo. Pinakinan po. Verse 14, through the Holy Spirit, siya yung tagapagtanggol, siya yung tagapayo na magiging kasama natin magpakailanman. Magtuturo sa akin ang lahat ng bagay. Sa Acts chapter 1, verse 8, sinabi po, you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. Magkakaroon doon tayo ng kapangyarihan kapag sumaati na para ng Espiritu. So, paano magiging matatag? Paano magiging isang mabuting disipulo si Timoteo? Nakabasa po ito sa kapangyarihan at sa lakas ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po maraming mga disipulo ang humiwalay sa Kanya. Kaya po maraming disipulo humiwalay sa ating Panginoon sa Kristo sa Aklat ng Juan. Bakit po? Sapagkat hindi nakasalalay sa ating Panginoon sa Kristo ang kanilang pagsunod. Hindi nakasalalay, hindi nakabase, hindi nakaangkla sa Panginoon sa Kristo. Nakaangkla lang ito doon sa miracles na nakikita nila sa Diyos. Nakaangkla lang ito doon sa curiosity kung paano ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo yung mga miracles na yun. Ngunit walang pagkakagawa sa tunay na pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. Marami pong life ang ganyang nangyayari, marami pong buhay. Ngayon po, makikita natin, bakit tayo yung isang mananagkagda? Bakit tayo yung isang kasama ko? Bakit meron hindi na? Nung po ako'y bagong mananagpalataya, 18 po kami kalaki ang na-convert. Isang conversion po yun, February 16, 1986, nung ako po yung mananampalataya, napakarami po namin ang nanampalataya. No? Marami rin kami binautismuhan, pagkaraan ng May. Kaya 18 po kami kalaki, bigla po lumaki yung aming iglesia. Kami po ay halos siguro mga 50 lang noon, pero biglang lumaki kami, puro lalaki. Natatandaan ko pa po noon, yung church namin ay halos hindi kilala. Nung kung sumali kami sa basketball league ng buong Cavite, kami po ang champion. Okay, nagulat po sinasin sa Tagalog mga ito. At hindi lang po ano, mga bagas, mga bagong mananagpalataya na ang team po namin is Sycamore. No, Sycamore, alam niyo ngayon. Sycamore. No. Hindi po gano'n sa Sico World 3, no? Yung mga tourist ng Sico, eh, bagong, kami po ang champion! Yung team namin, eh, ang church po namin, Victory Christian Church, napakaliit na iglesia. Nagtaka sila, saan yung mga lalaman ko? And then, yung mga champion. Pero doon po sa 18 yun, ano niyo po ba na namarami ang hindi nagpagbigay? Meron pong naging isang, meron pong mga namatay na, nabaril, meron pong naging drug addict, meron pong naging drug pusher, at ang ngayon po ay drug pusher pa rin, at meron pong isang kapatid na naging addict pa rin, at siya po lang ng kapatid doon sa kanyang kapatid na doktor, no, kasi medyo may gamot na ibigay sa kanya. So, ganun po. Masasabi ko doon sa 18 yun, hindi po lahat yun ay nakatagpo sa ating Panginoon sa Kristo. Ngunit maaaring siya rin nainganyo. Ngunit siya rin ay maaaring nainganyo doon sa pagpapanggap nung lumapit kami lahat, sila nakalapit na rin. Ngunit habang pinuprun, habang nakikita nila ang hirap ng pagiging isang mananampalataya, hindi na sila tumagal. Hindi ko po sinasabi ito para siraan sila. Upang ipakita lang kung sa inyo talaga ang tunay na mananampalataya.
nakaakla ka sa ating Panginoon sa Kristo. Kahit na ano ang mangyari, ikaw yung magkatagaw ko sa batch na yun, dalawa po kami naging pastor. Dalawa po kami naging pastor. So, napaka-buti po ng Panginoon. At hanggang ngayon po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nakaakla ang ating pananampalataya. Kaya ka nagiging matatag dahil sa biyaya dahil sa tulong ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ko ito makakaya. Hindi ko kayang gawin sa sarili ko lamang. No. Back to grace ng God. Paano mo ba nakikita talaga ang tunay ng isang disipulo ni Kristo? No, paano mo ba talaga nakikita ang tunay ng isang disipulo ni Kristo? Sabi ko sa verse 2, ang mga narinig mo sa aking harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa taong mapagkakatiwalaan magturo naman sa iba. Meron ko palang gawain ang isang disipulo ni Kristo na hindi lamang pala ikaw ay pupil, hindi lamang ikaw pala ay kakasunod or ikaw yung pinuturuan, kung hindi, dapat ikaw din pala ay nagtuturo. No. Ikaw din ay dapat may disipulo. No. Ipinakita ko rito, ang lahat ng narinig mo sa akin, sa harapan ng maraming saksi, ay ituro mo naman sa iba. No. Ituro mo naman sa mga taong mapagkakatiwalaan magturo sa iba. So, hindi pala natin dapat sinasarili yung mga aral na nakukuha natin, yung mga aral na nakikita natin. Si Pastor Bonhoeffer, sabi po nito, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. No, napakabigat po nito. Ang isang Christianismo raw po na walang disipulo, walang followers, walang tinuturuan, walang, ay parang Kristiyano na wala rin Kristo. No. Sino po si Bonhoeffer? Parang ba yung Bonhoeffer? No. Dietrich Bonhoeffer. Sino po siya? Isang Protestant pastor po noong panahon ni Hitler. No. So po isang Lutheran pastor, theologian, and active siya doon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And pinatay po siya noong panahon ni Hitler. At siya po yung nagsabi niyan, kung ikaw ay walang disipulo, kung ikaw ay walang follower, kung ikaw ay walang tinuturuan, parang isang Kristiyano ka na walang Kristo. Kailangan na isasalin. Kailangan na ituturo. Kailangan mayroong follower ka. Either ito'y iyong anak, ito'y iyong kapatid, ito'y iyong kaibigan, kung sino man. Kung kailangan mayroong panababahaginan, mayroon kang nasasabihan, nagiging saksi, o nang iyong pananampalataya. At ang maganda nito, ang sinabi nito, hindi lamang kung ano ang narinig na kay Apostol Pablo, sabi niya nito, ituro mo to. Pero ano na bang qualification kung pwedeng maging isang disipulo? Para ba sinabi ng Apostol Pablo na paano ba itong pagtuturo na ito? Sino-sino ba ang pwede turuan? Napakalino po ang sinabi nito, mapagkakatiwalaan magturo, no? Ituro mo ito sa faithful, no, sa mapagkakatiwalaan tagapagturo, and doon din sa makapagtuturo din sa iba. No, dalawa yung qualification yung binigay dito. No, faithful na mapagkakatiwalaan na magtuturo at makapagtuturo din naman sa iba. No, yun doon, disciple natin o disipulo na maaari natin turuan ay yung talagang tulay o yung faithful, yung tapat. No, na magtuturo at yung makapagtuturo din sa iba. Napakahalaga po nung itong verse na ito. No, ang lahat ng narinig mo sa akin, ikilalit mo. Pero ituturo mo doon sa kahit yung magtuturo sa iba. No. Tingnan po natin yung isang video regarding po doon sa life ng isang mga ama o mga ina. Kung saan ang isang anak ay ginagaya lahat ng ito po yung nalipalabas na report and siguro twice na nito. Tingnan po natin. What's that rain again today? Dark hands gather, fill the sky.
how we sing. Imagination tayo na kung ano yung words na binibitawan natin, eh baka pang lumulutang daw yan sa room natin o sa bahay natin. And for example, masasakit na salita ang lumalabas sa atin araw-araw. At imagine ninyo rin po ang nakalutang yan sa inyong bahay. Gano'ng kamarami masasakit na salita na kaya? Ang nakapaloob doon sa loob ng kwarto nyo, doon sa loob ng inyong sambayan. At kung kukumpir nyo po doon sa mabubuting salita, na lumalabas sa bibig mo, gano'ng karami kaya upang makaunter ng mabubuting salita yung mga masasamang salita na lumalabas. I-depende yung group nyo, i-depende yung sa kanyang kaisipan yung house nyo, gano'ng karaming mabubuting salita ang lumabas sa inyong bibig na narinig, nakita ng inyong mga anak o mismo sinabi mo sa iyong mga anak, sinabi mo sa iyong asawa, sinabi mo kahit sa iyong magulang na nasa loob ng sambahan mo. Gano'ng karami kayong mabubuting salita ang lumabas sa atin at lumulutang-lutang yun doon sa iyong bahay. At gano'ng karami rin pangit ng salita ang lumulutang ngayon sa loob ng inyong kwarto, sa loob ng inyong bahay. Minsan natatakot kayo, bakit ito ano ko? Sinabi nyo ko naman ang tama. Bakit ganito pa rin? Yung pang pagsasabi mong tao na ay nakikita sa action mo. Sinasabi mo, huwag mong gagawin mo na ginagawa mo. Sinasabi mo, ngayon hindi mo ginagawa ang mga bagay na yun. O, ang lahat ng lumalabas sa ating mga bibig ay isang pangit na salita. Paano natin madidisipulo ang ating mga anak? Kung mismo tayo, hindi natin maipakita. Hindi natin magampanan. Wala naman po tayo pinatatamaan, pero nakikita natin yung buhay natin. Hindi ba? Ako, guilty ako dito eh. Guilty ako dito. Kami mag-asawa, si Alin mo, yung aming bunso, parang naman ko, misal, makas lang boses ko, pero hindi ako galit, no? Si Alin mo ay, stop na! Parang gumagalit siya. Yung parang, happy, stop na! Parang sinasabi na, hindi mo kaaway, pero hindi ko lang nag-aaway. Ako pagkagaan mo lang. Huwag kong gagawin. Minsan nakakalabas ko palagi. Pero matigit ko na sabihin, hindi ko palagi gagawin. Bakit? Ayaw ko magaling ng anak ko to. Ayaw ko na yung anak ko pa ang sinasama ng akin. Sinin mo, napakaganda ng balos ng bata. Mami, dami, hindi lang ko nagagawin. O kaya, talaga ko sinasabihan ko, man, stop that! Parang hindi ko sa alam niyo. Ako nagsasabi sa kanya mo. Pero yung reality, nangyayari yun. And, alam ko, maraming guilty sa atin dito. Amen. Marami. Dalawa na mo kami
nagdala ang pagtulog sa iyo. Napakahalaga po ng pag-transfer. Napakahalaga ng pag-disciple. Kung i-disciple po natin yung ating anak, at ito yung mapagkakatiwalaan, ito po yung makakapag-disciple din ng iba. Diba? Kahit po sa work, kahit po nasaan tayo, kahit na po sa ang circle of influence meron po tayo, pwede po tayong mag-disciple. Pwede pong makita yung ating gawa. Sometimes, hindi na natin ibubukay yung ating bibig, nakikita kung paano tayo namumuhay ng isang panagpagbayan. No? Minsan, bulong pa ng bulong, bakit bulong? Nag-pray ka kasi. Hindi nila makakawaan yun. Ngunit, habang tumatagal pa mo, nakikita na nila. Ako ay ganoon, binabata ako minsan pag lunchtime. Kasi hindi nila alam na nag-pray ako. Pero nung wala ako, nabuka na nila. I mean, bulong sinang bulong, di ba? Kahit kung isa, nakapilat ako, isa naman nakapilat ako. Pero, I mean, hanggang matutugan na nila na hindi na nila ako ibabalo, dati, alam nila nagpipray ako. Dati, wala malang sila sa amin. And ano yung lagi pinapakinggan mo? Ako lang po ang pinapayagan magkaroon ng earphone sa work. Tami ako lang ako pinayagan sa company namin. Bakit? Pagkakarinig nila na ako yung nakikinig ng gospel music at ako yung nakikinig ng mga sermon. Yun po ay hindi na-allow. Ngunit sabi sa amin, dahil pastor ka, yan bakit po? Nakikita yun. No, nakikita na tapos nakaayos ko yung trabaho ko at nakikita mas nagpaprosper ako kung gano'n ang ginagawa ko. Bakit po? Sabi nila, pag ako daw ay walang headset, so walang earphone, para kong makamlay ko ako. No? Kaya inalaw na ako ng supervisor ko, sige, yalaw na kita, hindi naman eh. No? So, isa pong pagpapakita kung paano tayo namumuhay. Kung paano tayo nakapag-indisipulo at nakapag-indisipulo ito. At sinabi ko dito, ipagkatiwala lang ito sa taong matutuwi din naman sa iba. No? Ako po yung disipulo rin. No? Ako po yung mentor din. No? At hindi ko po malilimutan yung mga pastor na nagturo sa akin. No? Ako yung mga bagong mananampalataya pa. No? Hindi po malilimutan yung mga words na binibitawan nila at yung pamumuhay na meron noon sila. At yung isa sa mga pastor ay naging ninong namin sa kasal. At hanggang ngayon po ay nagpapastor siya sa US. No? Talaga pong nakikialis ko yun, yung mga turo yun. At hanggang ngayon, yung mga words na yun ay nasasabi ko din. Yung mga words na yun ay naituturo ko din. Napakahalaga po nito. Ako po'y naging disipulo at ako po'y nakapag-disipulo rin naman. No. Ngunit hindi nakitigil sa isa ang disipulo. Dumarami ang disipulo. Na ito'y able na makapagturo din sa iba. Napakahalaga po nito. No. And then verse 3, sinabi nito, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawan ni Kristo. Take your part in suffering. Okay, endure hardship, good soldier. No, mag-endure ka doon sa paghihirap, sa pagpapakasakit. No, doon sa hirap na naranasan mo. Pinakita po dito na kung ito ang disipulo, meron ka rin takayanan na makapag-endure dito. Dahil pakita ko na rin yan kanina kung paano si Apostol Pablo ay nag-endure doon sa pag-uusip na meron siya na kasalanan at pag-uusip sa ating Panginoong Jesucristo, doon sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sinabi dito, ano pang ilustrasyon? Meron ba itong ilustrasyon na ginamit dito kung paano raw nag-endure ng hardship o kung paano raw magpapakasakit ang isang mabuting kawan ni Kristo. Meron pong tatlong ilustrasyon na ginamit dito. Ginamit po ang isang kawan, ginamit po ang isang atleta, at ginamit din po ang isang farmer. No, ang isang nanlalaro, ang isang kawal, at ang isang farmer. No. Ang makikita po natin sa mga example na ito, una po ang soldier. No, alam natin ang soldier ay isang napakabigat na profesyon. No, sabi nga, pag ikaw daw ay Marines, halos, ano tawag ito, kailangan handa kang mamatay. Na kailangan handa kang maghirap bilang isang sundalo. No. At alam din natin na nakalagay ito o makahakbang sa buhay ang isang paamo. No, na handa kang parang pamatay sa pakikipagtanggol sa iyong bayan
At handa pa rin, ngunit ang sinabi nito, hindi lamang ang isang kawal ay dapat makialam sa bank, ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat ang sikapin na nagbibigay lugar sa kanyang pinuno. Sabi ko, kung ikaw ay isang disciple, no, kung ikaw ay isang mabuting disipulo ni Kristo, dapat alam mo yung matatayuan mo. Tulad ka ng isang kawal na dapat alam mo na wala kang kaugnayan doon sa mga bagay na hindi nakabase doon sa pagiging kawal. Kung hindi, nakapokus ka lamang doon sa bagay ng pagiging sundalo at nakapokus ka doon sa pinunong mo na magbibigay lugod sa iyo o makapagbibigay lugod ka doon sa iyong pinunong. No? Para pag isang kawal ka, kapag nakapokus doon sa someone na nag-enlist sa iyo doon sa pinuno na pinaglilingkuran mo. No, alam natin sa buhay natin napakarami po nating activities o napakarami nating ginagawa bilang sa Kristiyano. Pero sa lahat ng mga ginagawa natin, dapat nagbibigay parangal para tayo sa ating Panginoon si Kristo. Isa lamang po ang pinatutungkulan natin bilang sa sundalo. Wala kang kinalaman doon sa mga bagay na hindi ayon sa pagiging Kristiyano mo. Pinakita na mo rin sa mga Kolosas. Pinakita na doon sa Colossians chapter 3. Sinabi natin, hubahin natin itong mga bagay ito. Wala kang kaugnayan dito. Binuhay ka na ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi na dapat marinig sa iyo ang masasamang salita. Hindi na dapat makita sa iyo ang mga bagay na hindi na uukol sa isang mananampalataya. Kundi isuot mo yung bagong buhay na mayroon ka ni Kristo. Kailangan matihisin ka. Kailangan ano ba yung mga word na sinabi? Kailangan meron kang compassion, kailangan kang meron humility, kailangan meron kang patience. Yung po yung mga bagay na pinagtitood, kailangan meron kang compassion, patience, humility, ano po yung mga? Po, yun na lang. No? So, yung pinagkita po ako, makita sa atin. Hindi ka dapat pumunta doon sa mga bagay na wala kang kinalaman. No soldiers get entangled with civilian pursuits. Hindi ka dapat doon tumingin. Kung hindi, ang aim mo is ma-please yung iyong pinuno. Yung sama na nag-entry sa'yo. Sino ba ang tumawag sa atin? Ang Panginoon ang tumawag sa atin. Ikaw ka nakapokus, yung mga bagay lang na ayon sa ating Panginoon, yung nararapat, yung mga bagay lang na may patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Bilang isang disipulo, dapat doon ka nakapokus. Bilang isang soldier, doon ka nakapokus sa pagpaparangal doon sa iyong amo, sa pagpaparangal doon sa iyong pinuno. Wala kang kinalaman sa iba. Yun yung sinasabi dito, bilang isang disipulo, yun ang dapat mong gawin. Second, verse 5, hindi mo tatagumpay ang isang malalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga tuntunin. No. And also, anyone competes in athletics, he is not proud unless he competes according to the rules. No. Hindi raw magtatagumpay kapag ang isang malalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga tuntunin. Simple lang naman din mo ang sinasabi niya. Kung ang soldier, walang kinalaman doon sa mga bagay na hindi pang-sundalo at dapat nagbibigay siya ng karangalan. Pero ang sinasabi nito, bilang atleta, no, hindi ka magtatagumpay unless na hindi ka sumusunod sa rules and regulations. No. May nabasa po ako na sinabi, mahirap daw kung isang maging atleta noong panahon ng Romano. May tatlo raw pong kategorya. Kailangan ikaw raw po'y griego, purong griego. Kailangan daw po ikaw'y Jesus, yung God of Olympic, no? Jesus. At ang pangatlo, kailangan daw ikaw. Alamin po yung pangatlo. No? Kailangan ikaw'y true Greek. Sabi, kailangan ikaw sumusumpa Jesus.
at nag-prepare ka ng 10 marks para doon sa pagiging atleta mo, eh kailangan nag-keep ka ng rules, no, ng games. So, pag hindi mo rin sinunod itong tatlo na to, pag hindi ka kumalipay dito sa tatlong to, hindi ka po pwede no, at kung ikaw ay naging athlete at ginalip mo isa sa mga rules na yun, kung pwede ka nang patayin. No, kung pwede kang patayin, according doon sa ang consequence mo, according doon sa paano mo papakasin, Jesus, kay God, Jesus. No, napakabigat po ng pagiging isang manlalaro ng panahon na yun. And ganyan din naman sa akin, sa kalalakay ngayon, kung ikaw ay isang manlalaro, hindi ka magkatagumpay kung hindi ka sumusunod sa rules. Imagine niyo isang basketball na walang rules. Imagine niyo na pwede mo itago ang bola from end to end na hindi mo hindi dribble. No? Pwede mong gawin, pwede kang mambalya, pwede kang manipo hanggang gusto mo. No, kahit dumudugo, kahit dumudugo, kahit na sa amutamahan, okay lang. Walang rules. Imagine niyo sa mga larong basketball na gano'n. No, ang haki, pagdamit ako, sa wow, parang susuntukan ko mga to. No, napakarap mo kaya ang rules ng haki, pero may rules pa rin, nakabaw pa rin sila sa rules ng nilalaro nila. Pag nag-violate sila roon, penalty. Hindi mo ba? Nakakaroon tuloy ng power games. No, gano'n din naman sa basketball. Pag nakalim mong power ka, ano ka na? Graduate. Alam natin ang rules ng pagiging ng Kristiyano. Kung i-violate natin ito, at hindi natin susundin ang mga rules na ito, bali wala ang pagiging athlete natin. Hindi tayo mananalo. Hindi tayo pupwedeng manalo kung i-violate natin ang rules ng pananampalataya na meron tayo. Pakuli po, tulad ng isang magsasaka na nagpapagal ay may karapatan sa unang bahagi ng kanahanin. No, the hardworking farmer should be forced to receive a share of the crops. No, alam natin na napakahirap maging isang farmer. No, sabi na, bago ka makaani ng iyong fruit, eh siyempre, una, ipiprepare mo yung soil. Then after ma-prepare mo yung soil, ipiprepare mo yung itakan mo. At the same time, aalagaan mo siya, hindi mo po pwede isabog lang yung bunga, isabog lang yung buto, at kailangan mo na, sabi mo, after 3 months, babalikan ko to, at aalimin ko na. Hindi po pwede po. Wala kang makikitang gulay, wala kang makikitang ani na paray. Kung gano'n ang gagawin mo, maaaring makalo ito ng winds, maaaring ito'y kapatindi ng mga kung anong insekto. No, wala kang talagang aasahang ani. Kung sinasabi mo, tulad ng isang farmer, kailangan po ay yung ano ba dito, nagpapagal ka. No, binabantayin mo yung inyong ani. Iniisa-isa mo ito hanggang pagkakuha ka na ng puro, eh, mayroon kang marasito na yung share mo dito. No, tulad na isang kanayang pagkakaya, binabantayin natin yung ating mga disipulo. Nagpapakahilap tayo upang maturukan, upang maigay ng tama ang bawat isa sa atin, ang bawat isang disipulo na meron tayo. At makikita natin yung ating nito. Yung fruit nito after. No. Napakaganda po. Habang ako po ay pag naalala ko po yung mga method ko pag sinasabi, si Fronnie at yung pastor. Yung po ay pag-aani na ng hardworking na ginawa nila yung pagpapagal nila sa buhay ko dati. No. Yung po ay isang trophy sa kanila, yung po'y isang prutas na maaari nilang masabi, tinan mo, nabibitas ko yung biyaya ng pagpapagal ko. Bilang sa disipulo ng po ni Kristo, dito po tayo sa binibigulan ang mabuting kawal ni Kristo na diging matatag,
Nagpapakatatag ka dahil ikaw'y mananampalataya sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo sa biyaya. Kailangan na isishare mo ito. Narinig mo sa nakadarinig natin sa, doon sa ating mentor. Kailangan na ituturo natin doon sa mga tao ng pagkakatiwalaan na magtuturo din naman sa iba. Kailangan bilang isang kawal, dapat mong ialam ka lang doon sa mga bagay na ukol doon sa pagiging kawal at dapat nagbibigay ng good care sa iyong pinuno. Dapat din bilang malalaro, sumusunod ka sa alipuntunin at dapat nagiging hard-working farmer ka upang maalibor at magpain meron. Ito po yung kung paano dapat maging mabuting isang disipulo. Ganito po tayo dapat lumakad bilang isang disipulo. Makakapag-disipulo lang tayo. Makakapag-disipulo lang tayo kung tayo isang mabuting na disipulo. Maraming salamat sa mga